Hello mga ka-Inday, welcome and welcome back to our channel. It's me again, my name is Hilda, ang iyong Inday ng kusina. Panibagong video, panibagong recipe para sa araw na to. Halika kung gusto niyo malaman kung gaano kasarap ang recipe na to, samahan niyo ako, magluluto tayo. At kung ikaw ay bago sa akin channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay magluluto tayo ka. Halika, magluluto tayo, ituturo ko sa iyo kung paano ito, ganito kasarap na ube pico leche. Tayo ng banana leaves. So magpipili tayo, maliliit pa yung aking mga banana rito sa garden. Maliliit pa, so hindi pa pwede. Ito natamaan ng malunggay kahapon. So ito maliliit pa. At dito tayo kukuha. Kasi medyo mature na ito. So ito na nga, ito na yung ating rice na malagkit na sinaing. So habang mainit-init pa, wawagwagin na natin siya, bubuhaghagin na natin siya. At itatabi natin. Gagawa na tayo ng ating latik. Meron ako dito ng 1 can na coconut milk. Ang laman nito is 2 cups. So 2 cups na coconut milk for every 1.5 cup of rice at 1.5 cup na sugar. Maglalagay tayo ng 1 teaspoon coffee essence at ng pinch lang na salt. Pang balance enhancer ito. So gagamit lang ako ng non-stick na pan. So ibubuhos natin yung isang 1 can or 2 cups na coconut milk. So naka-off pa yung ating apoy. Maglalagay tayo ng 1.5 cup na brown sugar, pwede rin ng white sugar, pinch na salt, at maglalagay tayo ng 1 teaspoon na ube essence. So, hindi ko ginamit guys yung isang brand, yung Ferna, kasi parang may ibang amoy nun eh. Ginamit ko yung dati sa ube pandesal ko. So, ito yung ginamit ko, yung McCormick, kasi mabango talaga siya. At ito na, i-dissolve lang natin yung ating sugar, pero pwede ko nang buksan. Buksan na natin. Low to medium heat lang guys. So hintayin lang natin itong kumulo. At ito nga kumulo na siya guys. Ilalagay na natin ang ating glutinous rice na sinaing. Hindi na natin kailangan siyang pagmamantikain pa. Mag ganyang kumukulo lang, okay na yon. So, i-dissolve na natin siya. Lalagay na natin siya. At hahaluin lang natin. So, ang ating heat ay low to medium lang. Lang natin guys na ma-absorb at tuloy-tuloy lang ang paghahalo dahil ang iniiwasan natin yung masunog siya sa ilalim. Medyo matagal pero masarap. So hihintayin pa natin. So ito na siya guys. Malalaman ninyo kung okay na yung ating palagkit kapag ka may maririnig ka ng nagsisisil at pag finold mo ng ganun, ay nagsasama-sama na siya. At
okay na to, ilalagay na natin sa ating mga container. So, ito na siya, guys. Ito na yung ating malagkit na rice. At meron ako dito na 4 pirasong maliliit na container at 2 tub na disposable container. So, ito yung ginamit ko yung sa Tisay Madam Molder. Nilagyan ko lang siya ng dahon. So, lalagyan na natin siya ng ating mga OBB kumalagkit. Sobrang malagkit, guys, kaya meron akong dahon. Ito na lang gagawin ko para mag-mold siya ng mabuti at maganda yung tignan mamaya sa end. So, ito na, nakagawa ko ng 2 tub at 4 piraso inside Madam Molder. Set aside na natin to at gagawa tayo ng ating leche flan mixture. Para naman sa ating leche flan, meron ako dito ng 5 pirasong egg yolk. Lalagyan natin ng 1/4 cup na condensed milk. Maglalagay tayo ng 1 can na evaporated milk. So, unti-untihin ko lang muna siya habang para madissolve muna natin yung ating egg. At meron ako dito ng gelatin, yung plain lang. 1/2 tablespoon. At 1/2 teaspoon na vanilla essence. So, bibiyakin muna natin yung ating egg yolk para mag-mix silang lahat. Unti-unti lang. So, ito na siya. Nilagay ko na sa kalan at binuksan ko na yung ating apoy. At unti-unti lang tayo maglalagay ng ating evap milk. At continuous stirring lang, guys, para hindi mamuumo yung ating egg. So, ito na siya, guys. Nakikita niyo naman, unti-unti na siyang nagiging mas malapot, at once na kumulo na siya, okay na ito. At ilalagay na natin sa ating mga OBB kumalagkit. Para naman sa ating sugar toppings, gagamit lang tayo ng 1/2 cup na white sugar, low to medium heat, at wala tayong gagalawin dito kahit na anong mga pang halo para hindi dumikit yung ating sugar sa ating mga panghalo. So, habang minimelt natin yung ating sugar, meron ako dito ng 1/2 cup na water, at lalagyan lang natin ng 1 tablespoon na cornstarch. So, i-dissolve lang natin. Dapat na-dissolve na wala na siyang mga lumps. So, medyo matagal lang sa paghihintay. Pero ayan, malapit na siya. So, ito na siya. Lalagyan na natin siya ng ating cornstarch slurry. Unti-unti lang. Buhos lang. So, continuous stirring lang, guys, para ma-achieve yung tamang texture ng ating sugar topping. Ito na siya. Ilalagay na natin sa ating mga OBB leche flan
So ito na siya. Ilalagay natin siya sa ating mga refrigerator. 2 hours or hanggang sa mag-set. Tumigas siya. At magbabalik tayo. Guys, after natin na siya mailagay sa ref, ito na yung kanyang itsura. Itatry na natin. Pwede tayo mag-open ng isa. Ito na siya. At makikita ninyo ang kanyang ilalim. Sarap. So, titikman na natin. So, magkaiba-iba ng layer. Tatlong layer. Isang OP bake kumalagkit. Isang leche flan at isang topping na sugar topping. So, titikman na natin. Sarap. Sarap. Sobrang sarap. Sa isang kagat, makakatigim ka lang itong klase. Sugar, leche flan, and Biko. Ang sarap, guys. Sobra. Gawin nyo ito sa inyong mga bahay. Pwede rin itong pang negosyo. Ayan. Sarap. So, ayan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa akin channel, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako, ay manonotify ka. At guys, pakifollow ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Pakifollow na rin ako sa aking TikTok, Hilda Orinal. At maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita tayo sa aking mga next video. Bye-bye!